lalim kang iniisip? Eh, kasi nag-iisip pa ako kung anong pwede kong gawin para maging Earth Hero. Marami akong old clothes, old toys, old books na hindi ko na ginagamit. Bala ko nang itapon. Check na check yan, Jana, sa 3 hours. At ang number 5 sa ating Chubby Checklist ay ang i-donate or ipamigay ang mga gamit na hindi mo nagagamitin sa iba namang mga tao. Talaga, Kuya Rin? Sono, feel na feel mo na ba na isa ka ng Earth Hero? Check! Pasukan na ulit! Siguradong may mga bagong sapatos, damit, uniform at gamit sa school na bibilin sina mommy at daddy. At dahil bago na lahat yan, naisip mo ba kung anong gagawin mo sa luma mong damit, gamit at libro na kung iisipin eh okay pa naman, reuse! Maaring may iba pang makakagamit nito. Maraming organisasyon tulad ng Kapuso Foundation na tumatanggap ng mga donations. O diba, doble-doble na ang tulong na nagawa natin. May tulong sa kapwa at may tulong pa sa kalikasan. Salamat sa tulong mo, Kuya Mike, ha? Walang anuman rin. Guys! Ito nga pala si Kuya Mike. Isa siyang certified na Earth Hero. In other words, environmentalist. Environmentalist? Ano po yun? Environmentalist. Ganito yun. Ito yung nag-reduce, reuse, and recycle. For example, itong ginagawa natin, imbis na itapon natin yung napaglumaan nating damit, napaglumaang laruan, hindi na natin ginagamit, ako, as a hiker, dinadala namin yun sa taas ng bundok. Kasi sa taas ng bundok, may community rin dun. So, imbis na itapon natin yung napaglumaan natin, ibibigay natin ngayon sa kanila. So, paano? Mauna na ako sa inyo. Sana ituloy nyo itong ginagawa nyo. Sige po. Guys, remember nyo pa ba yung isang R sa pagiging isang Earth Hero? May juice. Kasama na dun yung pagbabuhos ng kalat at basura. At yan, ang number 4 sa ating Chubby Checklist. Ang laki-laki ng mga syudad natin. Pero kung iisipin, tayong mga taong nagpapagalaw nito. Kaya naman bawat galaw at ginagawa natin, may epekto sa ating kapaligiran. Halos 11 million na tayong nagsisiksikan dito sa Metro Manila. Araw-araw, may 6,000 metric tons ng basura ang lumalabas sa mga opisina, paaralan, at pati sa mga bahay natin. Grabe! Ang katumbas nito, parang tinambakan daw natin ng basura ang buong Caloocan City. At lampas pa sa tangkad ko ang alalim nito. Wala pa dyan yung mga nagkakalat ng basura kung saan-saan lang. Kaya tayo, nagkakaroon ng ganito. At ng ganito. Ganon ka-importante ang pagtapon ng basura sa tamang lugar. Kung biodegradable, edi ilagay sa tamang basurahan. Kung recyclable, edi pwedeng ibenta sa mga nagbubote o dalhin sa recycling centers. Ganon ka-importante ang bawat kilos natin. Kahit maliit, naaapektuhan ng iba. Kaya isipin nating mabuti ang susunod nating gagawin. Makakadulot ba ito ng pinsala o makakabuti para sa kalikasan? Malaki nga ang ating syudad, pero mas malaki ang responsibilidad nating panatilihing malinis, maganda at maliwalas ito. Siyempre naman, nakatira tayong lahat dito.